Well, naunahin po natin itong nangyaring sakuna sa ating bansa, mga kaibigan. Ano ho? Bunsod po nitong bagyo na si Rolly, ha? Ang laki ho ng pinsala nito sa Bicol Region. Kasama na po yung Region 4, yung Quezon, at itong Batangas sa Calabarzon, mga kaibigan. Ang tanong ng marami, dahil po sa kasagsagan ng bagyo, wala tayong gobyerno. Kahapon na lamang nagsilitawan yung pong mga opisyal ng ating pamahalaan kung kailan tapos na po ang bagyo. Yan ang sinasabi ng marami ngayon at pinupunan ng marami ngayon, lalo na yung ating Pangulo, ha? Na kanina lang lumutang, mga kaibigan. Saan tayo nakakita ng ganyang Pangulo? Sinasabi nung kanyang apologies at paboritong tagapagsalita na si Senator Bongo, 24/7 naman daw nagtatrabaho si Presidente Duterte. Bah, matindi no? 24/7, ano yan? 7-11? Convenience store? At saka ito namang mga damuho sa DENR, mukhang dininig ni Satanas yung kanilang dasal. At yung pong bagyo pagdating sa Metro Manila mahina na. Laking pasasalamat nila no, kasi nagdadasal ng paluhod yung mga yan . Parang yung kwento na namatay siya no, napunta ko sa purgatorio. Ngayon dun sa purgatorio daw merong sabi sa kanya, alika, sinama siya. Tatlo pintuan, pumili ka diyan sa tatlo. Saan mo gustong pumasok? Binuksan niya yung unang pinto. Ang daming nagpapalahaw ng iyak, daming sumisigaw, umiiyak, mga kaibigan. Sabi niya, ayoko dito. Ha? Baka ito yung impyerno. Binuksan niya yung pangalawa. Kwan din, maingay din, pero parang may mga nagiinuman, ganyan. Nung buksan niya yung pangatlo, manahulog siya. Ha? Paghulog niya, lamig mga kaibigan . Yung pala, nahulog siya dun sa puro dumi pala yun. Ha? Yung dumi hanggang dito sa may, baba niya, sa ilalim ng bibig, mga kaibigan. Tapos kumanta siya ng huwag kang aalon, huwag kang aalon. Yan ang dasal ng mga taga-DENR, mga kaibigan, na nagtambak ng dolomite sa Manila Bay. Pero tayo po may nakitang mga larawan na sa Manila Bay, kuha sa Manila Bay, ha, ewan ko kung itong bagyong ito, talagang tinaasan yung kwan yung mga sandbag, naglagay ng sandbag sa hangganan ng mga dolomite, mga kaibigan. Siguro layunin nun para huwag pumasok yung basura at saka huwag ma-wash out yung mga dolomite. Nakita naman ninyo yung bagyo, mga kaibigan. Nagkakaroon ng surge, di ba? Nagkakaroon ng pag-apaw yung dagat. Kamukha nung nangyari sa Batangas, sa Bicol Region. Mga kaibigan, sa Batangas, mayroong lugar na hindi naman talagang bumabaha karaniwan. Pero ngayon ho, bumaha. Ha? Kaya hindi mo masasabi. Ngayon, ang tanong, bakit nila nilagyan ng sandbag? Di ibig sabihin talagang mawawas out pagka bumagyo. Hindi ba? Kaya nila nilagyan ng harang, mga kaibigan. Nasaan kaya si Presidente Digong nyo nung oras na bumabagyo at papasok yung bagyo?
Sabi ng iba, baka nandun sa Davao. Nasa Davao nga. Eh, baka raw ho, nakakulambo. Eh, malamang yun. Wala namang naniniwala na 24/7, nagtatrabaho yan. Iba naman ang nagpapatakbo ng gobyerno, eh, di ba? Yung mga nag-press conference na cabinet member. Na kung tawagin ngayon, eh, junta. Eh bueno, antabayan na natin yung mga resulta niyan. Tignan natin kung diyan may magagawa ang gobyerno. Paano nila ngayon na ika nga po tutulungan makabangon itong mga kababayan natin na naapektuhan nitong bagyong si Rolly. Ha? Susunod na pangalan dapat Roddy. Hindi na Rolly. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hala, yung Manila Bay, eh, malakas manalangin eh. Ha? Nakaluhod eh. Huwag kang aalon. Yun, di ba? Swerte, no? Alam niyo, minsan nagtatampo na yung mga matitinong tao. Yung mga law-abiding, mga God-fearing, di ba, yung matatakutin sa itaas. Tapos law-abiding, di ba? Nagtatampo na sila eh. Bakit ang swerte ang haba eh ng mga magnanakaw? Di ba? Huwag niyo ipagtampo yun kasi darating din sa kanila yun eh. Diba? Yung hinahangad mo, hindi nga lang sa paraan na gusto natin. Diba? Hindi rin sa panahon na gusto natin. Pero ang itaas, di naman natutulog yan. Tignan ninyo. Ha? Sa 2022, sa palagay ninyo, sino pagpipilian ninyong kandidato? Kung ang utak natin eh, Kwan, may dilawan, may ganito, may ganito. Sabi ko nga, ang pagpili ng mamumuno sa gobyerno, dapat hindi sa partido. Isang tabi mo kung anong partido siya. Dahil pagka namamartido ka, hindi ka nga makakapili ng tamang kandidato. Kasi tinitignan mo yung partido eh. Diba? Hanggang doon na lang ba tayo sa partido? Hindi ba pwede na ang pipiliin nating mga maluklok sa pwesto eh yung pong hindi na po manggagaling sa Dilawan, hindi na manggagaling sa mga Marcos, sa mga Aquino? Hindi ba pwede yun? Ano, ito ba habang panahon hanggang magunaw ang mundo? Iikot na lang ang mundo, ha, sa pagpili ng kandidato? Kung hindi sa Marcos, sa Duterte, tingin niyo si Duterte, si Pangulong Digong nyo, ine-exploit yung dalawang partido. Hindi niyo ba alam? Pinagsasabong kayo. Pinaniniwala kayo. Ito masama. Kunyari ito, kakampi. Pero ang hindi niyo alam, ang talagang sinusulong niyan, yung interest niya rin. Kaya yan sila Angel Locsin, dahil makakapipinsala sila, sinisiraan na sila, iniismir, mga kaibigan, tinatakot. Ha? Yan ang ginagawa ngayon. Bakit? Eh, masama ang layunin eh. Tapos yung masamang layunin, binibihisan ng kunyari ay mabuting hangarin. Hindi mo ba? Talagang pagpili ng dapat nating iboto, eh wala namang iba kung hindi yung ano eh. Yung ibatay natin sa kwan eh. Sa, anong tawag nito? Track record.
kung ano ang track record ng dapat nating iboto, mga kaibigan. Yun doon tayo dapat mag-concentrate. Kaya pagka hindi tayo nagbase ron, yun at yun din ang mangyayari sa atin. Pagka ang naupo, dilawan na naman, makikinabang na naman, dilawan din. Pagka nakaupo na sila at nakikinabang na yung dilawan, masama lahat ulit yung iba. Hindi ba pwedeng maging united ang Pilipino pagdating sa pagpili ng iboboto? Hindi ba tayo pwedeng matuto? Napipili tayo kung ano yung makabubuti sa lahat? Hindi na matatapos yan eh. Kailan natin tutuldukan yung issue ng Marcos, yung issue ng Aquino? Nagiging ipokrito kayong lahat na ganun ang paniwala. Kunyari, galit kayo sa magnanakaw, galit kayo kay Marcos, pero bakit hindi kayo galit kay Erap? Yan ang masama eh. Pagkagalit ka sa pagnanakaw, kay sino yung magnanakaw na yan? Dapat galit ka dyan. Di ba? Kasi kalaban yan ng interes ng mga mamamayan. Oh, hindi yung pwedeng mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Di ba? Pagka paborito mo yung magnanakaw, okay sa'yo. Kahit magnakaw. Kalimutan natin yan. Oh, eh ano ka, dilawang ka eh, kasi pinagtatanggol mo si Vice President Lenny Robredo. Ba, hindi si Lenny Robredo pinagtatanggol ko. Yung tama, yung katotohanan ang pinagtatanggol ko. Bakit? Hindi ba ang katotohanan siya ang nakaupong Vice President? Masama bang sabihin na siya ang duly constituted, elected, duly elected Vice President? Eh siya yung pinroklama eh. Hindi ba? Eh di siya yung Vice President, bakit mo sasabihin si Bongbong ang presidente? Kung si Bongbong yung Vice President ngayon at ganyan din ang ginagawa sa kanya, eh ganun din ang sasabihin ko. Sapagkat nandoon tayo sa kung ano yung tama. Sabi ko nga, yung tama, talagang tama yun. Kahit kailan tama yun. Yung mali, kahit kailan mali yun. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago ang katotohanan. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun po yun eh. Ha? Sana maging maliwanag sa inyo. Baka ang akala nung iba, como pinagtatanggol natin ang pinag si Vice President Lenny Robredo, eh dilawan ako. Hindi ho. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami magagalit sa akin doon sa dilawan naman. Kasi, yung dating presidente si Marcos, sarili kong paniwala yun. Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin. May sarili kayong paniwala. Eh. Pero pagdating sa kunta, boboto tayo, sino ang dapat nating iboto? Dito ba tayo mamimili na lang? Hanggang kailan natin gagawin yun? Hindi natin tinutulungan ang bansa natin na magkaisa. Kung ako sa inyo, kung may, imposible lang kasing mangyari dahil sa ugali na ng tao ngayon eh. Alin, kung may kandidato na hindi identified sa mga Marcos, hindi identified sa mga Aquino, at hindi rin identified dito kay Presidente Digong nyo, hindi ako pipili dyan. Kung meron lamang, at sana meron. At kung meron man eh, may kakayahan ba yun? Hindi rin iboboto eh. Yun ang malaking problema ng Pilipinas eh. Ha? At yung katangahan na yan, lumalaganap yan hanggang sa Amerika ngayon eh. Diba? Hindi na rin tumitingin sa track record eh. Parti-partido na rin, mga kaibigan.
Oh. Dapat tayong mga Pilipino, sa tagal, eh natuto na tayo sa kasaysayan. Di ba? But si Jose Rizal ba may partido? Si Andres Bonifacio ba may partido? Oh. Eh ang sumira sa mga bayani natin, yung partido rin eh. Yan ang nakasira eh. Mga kaibigan eh. Oh, yung mga politiko rin eh. Walang partido pagdating sa pagmamahal mo sa bayan. Eh kung mahal mo ang bansa mo, bakit ka mamamartido? Eh di ang titignan ko yung kakayahan ng isang tao na mamumuno. Dapat ang mamumuno ay hindi divisive. Ha? Kung ang isang mamumuno hindi divisive, hindi siya nanggaling sa... Kahit pa siya nanggaling dyan eh. Eh kung matino na siya. Di ba? Eh pag ako, panahon ko, walang dilawan-dilawan sa akin. Walang Marcos-Marcos sa akin. Walang Duterte-Duterte sa akin. Di ba? Ang pairali natin, batas. Paanong iiral yung batas kung ganun tayo? Di ba? Kaya hindi ma... Hindi ko ano eh. Sinisisi natin, madalas, walang katarungan. Totoo yun. Bakit nangyayari yun? Kasi namamartido. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dapat natin pa rin pairalin bilang basihan ng ating pagpili ay yung kakayahan. Lalo-lalo na napakahirap nang humanap ngayon ng mga taong kamukha nila Justice Carpio na meron pong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang mamamayan mo. Ha? Paano mong paniniwalaan tong administrasyong ito, mga kaibigan? Di ba? Eh lahat ng katraydoran ginawa sa sambayan ng Pilipino. Oh, eh turo nyo nga sa mga kababayan natin na naninirahan sa Amerika. Ituro nyo sa kanila kung saan sila pwede magpagawa ng Chinese passport para makauwi dito. Di ba? Kasi yung Chinese passport, walang requirement. Pasok ka lang. Oh, may BUA, meron pang retirement. Mga kaibigan, lintik na mga pribileyo, meron pa si Luxi na special lane. Oh, para sa mga inchik. Isipin niyo yan. Tapos Pilipino ka, eh nag-US citizen ka lang, di ka na makabalik kung wala kang visa. Eh maswerteng incheck. Eh ano yun? Di second class citizen ka na. Dito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay Pilipino. Kahit ano sabihin mo, ako, nag-citizen ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Bakit? Pumuti na ba kulay ko? Naging blondie na ba buo ko? Oh, dahil ako nag-American citizen. Hindi, mababago mo ba yung dugo ko? Oh. Walang mababago sa'yo. Yung pribileyo lang sa pagiging American citizen ang nabago sa'yo. Pero sa dugo, ha? Pilipino ka pa rin. Sa kulay mo pa lang eh. Pilipino ka pa rin. Tapos pagkakait mo dyan ha, ano, na malayang makauwi ng bansa natin. Tapos mga walang hiya pa yung mga konsul, tsaka mga embassy natin. Niloloko yung mga tumatawag. Kung nagtatanong kung paano requirements, pabago-bago, wala raw. Walang islot, schedule, kung ano-ano, pinababalik-balik, nililito. Eh di mabuti pa eh. Ituro nyo na lang. Magpagawa kayo ng
Chinese passport. Kasi katakot-takot ang package na pribileyo para sa mga inchik. Pwede kang mag-retirement. May pera ka lang. Eh, magkano kita dyan? Alam ba ninyo, 1 million ang bayaran dyan. Yung $50,000 mo, hindi bayad yun. May resibo yun. Ha? Sa yung pera yun, niririsibuhan yun. Ikaw ang gagastos nun. Pero yung under the table, yan palang retirement package na yan ng Department of Tourism tsaka ng PRA ng Philippine Retirement Administration ng sa ilalim ng Department of Tourism, 1 million. Hindi pa kasama dyan yung ano ha, investors visa. At saka yung, ano ba yun? Meron pang isa eh. Mga kaibigan eh. Oh. Tapos Pilipino ka, hindi ka rin pwedeng pumasok dito. Kung US citizen ka at ang passport mo'y US passport, kailangan meron kang Philippine passport. Oh. O kaya dual citizen ka, meron kang Philippine passport. Anong katarantaduhan yan? Di ba, mga kaibigan? Diyan ba? Hindi pa ba tayo nagkakaintindihan dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ay isa ang nahihim, dito'y wala ang pagpupunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, Commissioner Ray Leonardo Guerrero.